Matapos ang ilang buwang pag-aantay, nakakadismayang marinig pero mukhang hindi na raw muna si Naoya inuwi ang tatargetin ngayon ng grupo ni Janriel Casimero. Pero ang ngayon ay 32 anyos ng si Roshi Warren na dating may hawak sa super version ng WBA World Bantamweight title. Ang kanilang ang laban ay inaasahang ngayong Setyembre o Oktubre gagawin. Depende sa kung ano ang magiging final na usapan sa pagitan ng magkabilang kampo. Hindi nga lang natin sigurado sa ngayon kung pwedeng depensahan ni Casimero kay Warren ang kanyang hawak na WBO Bantamweight title dahil wala sa listahan ng WBO itong Amerikano. Ang tanging mga organisasyon na makikita ngayon ang pangalan nitong dating world champion ay sa WBC at WBA lamang. Pero sa bagay, matagal pa naman bago mag-Setyembre. Kaya may panahon pa sila para hilutin yung ratings ng WBO para makapasok si Warren na ang huling laban eh nitong February 15 kung saan tinalo niya sa isang tune-up ang Meksikanong si Gilberto Mendoza. Ang kasalukuyang kartada ni Warren, 17 na panalo, 4 dito ay natapos via knockout at may 3 talo. Disente din naman lumaro ang dating Olympian na ito. Pero kung titignan ang kanyang record, obvious naman siguro na hindi ganong kalakasan ng kanyang mga suntok. Pero syempre, kailangan pa rin pag-ingatan dahil nga walang sigurado sa boxing, lalo na kapag maayos din naman ang paghahanda ng kalaban. Mapunta naman tayo dito kay Inoue na may bansag na The Monster. Mukhang nagtagumpay ang top rank na makakuha pa ng panahon para mas magatasan nila ng maayos ang kanilang bagong alaga. Hindi naman sa sinasabi nating takot si Bob Arum o ang mismong kampo ni Naoya. Pero syempre, kailangan kasi nating ikonsidera na mahirap malugi sa panahon ngayon. Kumbaga, kailangan nilang antayin kung kailan yung tamang timing para mas mapakinabangan ng maayos financially yung super fight sa pagitan ni Inoue at Casimero. Nakaka-frustrate man sa parte nating mga Pinoy sapagkat alam nating may tsansa rin sana tayong manalo dahil isa si Janriel sa mga pambato nating madalas manalo sa labas ng ating bansa. Kaso ganun talaga. Wala tayong magagawa sa ngayon pero ang mag-antay na lang muna. Hindi nga rin pala dahil nakaligtas sa unification bout si Naoya. Ibig sabihin ay lusot na siya sa ating mga Pinoy. Dahil matatanda ang bago mangyari ang matchup niya kontra kay Casimero. May order munang lumabas galing sa IBF na dapat raw ay depensahan ng Japanese fighter ang kanyang belt kontra sa kanyang mandatory challenger na si Michael Dasmariñas. Ang utos nga pong ito ng IBF noon ay nabaliwala gawa ng exemption dahil nga plano raw nila Inoue na lumaban sa isang unification. Kaya dapat sana ngayong hindi muna matutuloy ang laban niya kontra sa ating WBO Bantamweight belt holder. Sana ay maalala ng IBF na i-impose yung kanilang mandato para kahit papano mabigyan din naman ng tsansa ang Bicolano fighter.